Pagpalang umaga po sa bawat isa. Glory to God. Dahil po ay mabilis po talaga ang panahon. Nga patapos na po ang ating March. So, God is so good po in this morning dahil sa ating tema po sa team for rejoicing. Ako po ay nagagalak dahil gusto ko lang ipaibahagi po ang magandang balita po sa oras po na ito, ang ating impekwa, ang ating daily devotions. So ang aking verse po ay makita po dito sa Filipos 4, versikulo 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasalamat. Ang aking title is Pray Until Something Happens. So, napakasarap po ang kanyang salita dahil ito ay binigay po sa bawat isa. Nga gusto, ang message po na ito in this morning ay gusto ipahatig ng Panginoon nga na hindi tayo dapat na mabalisa o hindi tayo dapat na mangamba. If you want something happens, we need to pray. Pray and pray and more. Kaya nga, be constant in prayer. So ang kanyang promise, kung tayo po ay tumawag sa kanya at kapag tayo ay hindi nangamba, kapag hindi tayo natakot o nabalisa sa mga bagay, itutugon po ito ng Panginoon at ibibigay niya in the right time po ang ating mga panalangin. So ang kanyang command, simple lang po ang command na dapat tayo ay manalangin na may pasalamat po sa ating Panginoon. Hindi lamang sa mga bagay kung ano man yung na-receive mo or kung ano man yung mga bagay na yung tinugon ng Panginoon. Kundi nga dapat tayo ay magpasalamat kung hindi lang in a good times but in a bad times, dapat din tayo magpasalamat sa Panginoon. Kaya nga kung anong ihingin natin, idulong natin sa Panginoon, isabit natin sa kanya ang ating mga panalangin. Kaya nga, pray until something happens. Paano yung mangyayari kung hindi tayo nagpe-pray, kung hindi tayo nagpo-push po sa bawat isa? Amen? So, ang kanyang command, ay ang kanyang warning, kung hindi tayo nagpe-pray o nagpapasalamat sa ating Panginoon, hindi itugon ng Panginoon kung tayo hindi na, kung hindi tayo'y nanalangin sa kanya. Diba, sabi niya nga, huwag tayo mabalisa tungkol sa anumang bagay. Kaya nga, napakabuti ng Panginoon, huwag tayo mangamba. So, ang warning dito, kung ikaw'y nangamba, natakot sa iyong mga panalangin na hindi tugunin ng Panginoon, hindi natin makukuha ang kasagutan ng panalangin kung tayo ay nababalisa. Amen? Ang ating application, madali lang po ito mga kapatid, na dapat hingin natin sa Panginoon lahat-lahat na may pasalamat po pag once po tayo ay nanalangin. So, mga kapatid, hindi lang tayo magpasalamat sa mga magandang bagay kung ano man narating natin, kundi kung ano man yung mga bagay na natin nangyayari, positive man ito o negative man ito, kailangan tayo magpasalamat sa Panginoon. Amen? Huwag tayo maghinaan ng loob. Kaya nga napakanda ng message ni Lord eh. Nga, ang kanyang verse nga, huwag kayo mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasalamat. It's so clear po mga kapatid ang kanyang salita. Napakaganda po ang kanyang mga sinabi sa atin po. Yan lang po mga kapatid ang ating words of encouragement po ang ating impekwa. So tayo po yung manalangin. Ama namin na sa langit, kami pinapasalamat sa iyong kabutihan. Hayaan mo, Panginoon, sa lahat na nakinig at nanonood po sa aming daily devotions. Hipuin mo ang bawat puso po namin at hayaan mo na ikaw na po ang magbigay ng kasagutan ng aming mga panalangin na hindi kami dapat na mangamba, matakot, mabalisa man kung ano man bagay man, Lord, kaya hindi pa namin na-receive in this time. Lord, we all know in the right time, ibibigay mo ang tamang kasagutan po ng aming mga panalangin. Bless your words that all these people to listen to your words and we can do nothing without you. And everything, we back on the glory and honor, just we pray. Amen. God bless everyone and have a nice day. Mm-hmm.